iba't ibang kwento ang araw-araw natin naririnig. Pero lagi tandaan, bawal judgmental dito sa... Babala! Huwag kayong ganunoy! Very good. Ang mga maglalaro kayo mula sa mga nag-audition online, mag-asawa from Pasig City, here's Mike and Maan. Maan. Hi, Maan! Hello po. Hi, Mike. Mike, Maan. Masayahan nyo. Kamusta kayo mag-asawa? Okay lang po kami. Mm-hmm. Kinakabahan. Ilang, pero okay lang naman po. Ilang taon na kayong mag-asawa? Eight years po, bossing. May anak? Yes po. Ilan? Isa po. Ilang taon na? Eight years old. Kayo ba'y judgmental? Minsan. Pag kinakailangan? Yes po. Pero okay. Sa magandang paraan? Yes po. Okay. Tama po. Kayo ba'y magaling kumilates? Sakto kutub. Lang, bossing. Saktuhan lang. Saktuhan lang. Opo. Okay, good luck sa inyo. Ito na ang mga Dabar Gods na kikilatesin ninyo. Wow. Thanks, nice. Bossing, Boss Joey. Good luck sa ating players. Protect your choices dahil kasama natin sa pagkilatis ang Dell Gentle Protect Fabric Softener. Alagang all-in-one. Ito na po ang number one legit Dabar Gods. Number one! Magandang tanghali, Dabar Gods. Ako po si Dang. Nakatira sa Muzon, Taytay, Rizal. At naniniwala sa kasabihang sa bawat tagumpay ng tao may tismosang nakasubaybay. Uy! Totoo yan! Ito naman si Legit Dabar Gods number 2! Magandang tanghari, Dabar Gods. Ako nga pala si Isel na taga Marikina. Naniniwala sa kasabihang hanggat may buhay, may pag-asa. Legit Dabar Gods number 3! Mapagpalang araw, Dabar Gods. Ako nga pala si EJ Cledoro from Caloocan City. Naniniwala sa kasabihang, if there's a wine, there's a truth. Lasingin mo para malaman mo ang tunay na pag-uugali ng tao. Ah, sanang inuman. Ito na si Legit Dabar Gods number 4. Magandang tanghali, Dabar Gods. Ako nga po pala si Lorraine at taga Taytay Rizal na naniniwala sa kasabihan na Time is gold. Yeah. Kalimutan mo pa yun, ah. Okay. Mike, Maan. Yes po. Ano sa tingin nyo ang kwento nila? Kwento ng buhay? Ako po ay mga laking probinsya. Tapos nandito sa Manila, may sarili silang negosyo. Wow. Ikaw, Maan, may sarili ka bang... Medyo yun. Maganda yung kasi sa... Puro-puro. Parang ganda na din ito, boss. Bossing. Hindi, kailangan iba. Bawal mong opya. Ano? No copying. Ang daming pwede para mangyari. Para po sila, ano, para po sa akin, para silang mga... Call center. Yun, mga ganun po. Ang online seller. Online seller. At tagalinis. Bago yun, ha? Online seller. Okay. Ganda. Ganda. Oo. Alam nyo ba na ang ating mga bisita ay mga nawalan ng anak? Sumakabilang buhay para mas... Kung anong nangyari, kung anong istorya nila, aalamin natin isa-isa. Para sa unang tanong, step forward, number one, Dang, and number two, Isel. For 20,000 pesos, ang tanong! Sino sa kanila ang nawala ng anak dahil sa aksidente? A. Dang or B. Isel? Gano'n lang. Mamimili lang kayo. Si Dang o si Isel o Isel? 10 seconds to decide. Timer starts now. Sino sa tingin nyo? Si Isel po. Si Isel. Si Isel po. Okay ba sa'yo? Opo. Si Isel. Si Isel. Isel tuloy. Si Isel. Si
Si Isel daw ang nawala ng anak. Siya kaya, tanungin natin. Alamin natin. Ang tanong! Tanong! Si Isel nga ba ay nawala ng anak dahil sa isang aksidente? Nako. Ano kaya? The chip! Masaya yung music natin dahil nanalo kayo ng 20,000 at hindi dahil nawala ng anak si Isel. Ano nangyari? Ano nga ba nangyari, Ate Isel? Ilang taon mo na yung anak mo? Ilang taon ho? Ilang taon po? Apat, 4 years old. Kailan ho nangyari? July 16. Last month lang. Ano nangyari, Isel? Nahulog po siya sa hagdan, tapos meron po doon nilulutong nilagang baka. Nashoot po siya doon. Apat na taon. Ang anak niyo ho ba ay lalaki o babae? Lalaki po. Lalaki ho. Nahulog sa hagdan, nag-shoot sa nilagang baka, bulalo. Ano pangalan niya? Charles Asher po. Ate Isel, ano hong kasalukuyan nangyayari sa bahay noon? At, may binyagan po kasi noon. May party, may piging. Opo. So malaki yung ano? Kasi po kaldero, opo. Nung nangyayari po ito, asan ho kayo nung kasalukuyang nasa hagdan si Charles? Nasa baba po, nagugas. Kasi iniwan ko po sa taas, nakasarado po yung pinto. Mm. Binuksan nung pinsan niya. Pakilakas lang yung boses po. Nasa baba ka, nasa taas yung si Charles. Opo. Pero saan yung kaldero? Sa baba din? Sa baba po, sa hagdan. Kasi po umuulan nun eh, kaya sinilong nila, nilagay po nila dun. Sinilong? Dapat sa labas yung kaldero na yun. Opo. Pinasok dahil umuulan. Tapos nalaglag ho si Charles. Paano ho yun? Paano may nakakita? Sinong nakakita? Sinong nakaresponde? Umiyak po siya, narinig. Lumabas po yung kuya ko. Tapos binuhat po siya. So ang totoo, wala talaga nakakitang nahulog siya? Wala po. Hanggang sa umiyak siya? Nung umiyak pa lang siya, tsaka pa lang nalaman na nahulog siya? Si Lola po, kasi hindi niya po kayang patin eh. Sige po, ate. So ang una hong nakakita kay Charles, si Lola ho, hindi niya ho kayang mabuhat. Ano po yun nung nakita si Charles? Nandun pa rin po ba siya sa loob ng kaldero? Paglabas po ng kuya ko, tsaka po na buhat siya. Pinatayo po dun. Ang bulalo ba kumukulo pa? Opo, hindi ko po alam na bukas yung kalan. Kasi alam ko patay yung kalan. Nakasalang yung kaldero. Opo. Tapos, Ate Isel, medyo mahirap magkwento para kay Ate Isel. Napaka-fresh pa. Ano ho bang nangyari? Nung nalaglag ho si Charles, doon na ho ba siya binawian ng buhay? Dinala pa po namin sa ospital. Napa-ospital niyo pa po? Umabot po siya nung isang buwan mahigit. Nung September 8 lang po siya namula. So nangyari nung Hulyo, ito lang, a few weeks ago lang si Charles. Hindi na kinaya. Ano pong naging, ano ho naging dahilan ng inoperahan po siya ng 4 beses. Sa ano yun? Sa burns? Niya po yun. Opo, sa burn. Sa likod po. Tapos ano? Ang batang 4 years old to begin with, manipis pa rin yung balat eh. Kumbaga hindi pa masyadong develop. Ilan ang anak mo? Isa lang po. Nag-iisa. Mag-isa lang siya? Ate Isel, si Mister, nasaan ho? Noong nangyayari ito? Sa bahay po nila. Anong bahay nila? Hindi kayo magkasama? Hindi po. Hiwalay na kayo? Ano po, nagbibigay lang po siya kapag may pera siya. Yun lang po. So, single mom si Isel? Ate Isel, nakikiramay ho kami sa pinagdadaanan nyo ngayon. Naayos na po ba ang funeral ni ni Charles? Nalibing na. Nung Sabado lang po siya nilibing.
Ate Isel, ngayon ho, eh, wala na si Charles. Anong plano niyo sa buhay? Hindi ko pa po. Mag-isa ka na lang talaga. Eh, kung ano man ho ang mangyari, Ate Isel, basta huwag niyo lang kung sisihin ang inyong sarili sa nangyari, ha? Dahil aksidente ho ang nangyari, wala ho may kagustuhan. Ha? Kakayanin natin, Isel, ha? Kakayanin natin, ha? Kakayanin natin. Lahat yan, pagsubok lang. Eh, may angel ka na ngayon sa taas. Oo. May gusto ka bang sabihin kay Charles? Meron ka bang gustong baka hindi mo nasabi sa kanya? Sorry, anak. Sorry. Mahanaman ka ni Mama. Nakangiti sa'yo si Charles ngayon, Isel, ha? Makatatag ka, tsaka... Tano, may kasalanan nun. Okay. Condolence, ha? O, hinga na muna, Isel. Hinga na muna. Isel, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong pinagdaanan ninyo ni Charles, no? At sana mas marami pang ano, sana mas marami pang matuto na sa iyong kinuwento sa amin. And sana ikaw din, tataga mo rin yung sarili mo, ha? Thank you, Isel. Ilang taong ka na? 30 po. 30? Pwede ka pang mag-asawa ulit. At gumawa ng bagong Charles. Habang may buhay, may pag-asa. Okay? Thank you po. Diyan po. De, kaya yung mga magulang, habang maliit yung bata, eh, gabayan nyo yung pag-asa. Doble ingat. Lalo na may second floor, yung mga ganun. Sabi natin si Dang, alamin natin kung anong... Ati Dang. Istorya. Ikaw nawalan ka rin ng anak. Opo. Ilan taon po ang iyong anak? 5 years old po. Kailan naman to nangyari? April. Itong taon din na to? Ano nangyari, Ate Dang? Nagkasakit po. Hindi po nakinaya ang operasyon. Anong sakit muna? Appendix po. Hanggang po nagkaroon ng komplikasyon. Hindi nakinaya yung pang-apat na opera. Pang-apat na opera? Ano ang pangalan ng anak ninyo? Akira Ken. Eh, Ate Dang? Babae? Lalaki po, Akira. Panganay. Lalaki. Teka, Ate Dang, ang appendicitis, di po ba... Gagano ba ang bata? Ano yun? Naabutan ng pagsabog ng appendix sa loob? Pwede pa rin ang appendicitis sa bata? Opo. Ang ano kasi niyan, may infection na mamaalan eh. Opo. Ba't po umabot ng apat na operasyon? Opo, kasi nung unang opera niya, okay naman po. Tapos nung mga isang linggo lang po, sumasakit ulit po ang tiyan. Binalik? Binalik po namin. Tapos nung binuksan, nagkakabulbol na daw po yung bituka niya. Hanggang nilabas po nila. Tapos yung iba, balik na po ng April, hindi na po niya kinaya. Bumigay na po siya. Panganay siya, opo. No, Dang? Opo. Ay, bali gaano katagal naghihirap tong si Akira, Ate Dang? Isang taon po. Isang taon? Opo. Tumagal ng isang taon? Opo. Ah. Paanong naging isang taon? Unang na-diagnose siya na... Ano po? December 20, na-operahan siya sa appendix 2021. Tapos... nagpunta naman po kami ng January 11, 2022 sa ospital hanggang March na po kami nakalabas. Tapos po, ayun po, habang nakalabas yung bituka niya, nasa bahay po kami nagkakolostomy po siya. Parang nakalabas ang bituka? Nakalabas po, nakakolostomy talaga siya. Nakakolostomy siya. Nakalabas. Oh. Siya dumudumi. Opo. Eh, Ate Dang, paano niyo hong ano, paano hong nasabi sa kapatid ni Akira? Wala po, maliit pa po kasi hindi ko rin po alam na buntis po ako, nasa hospital ako. Ah. Aso ka pa, panganak mo lang din? Opo. Nag-isang taon lang po nung August 30. Eh, Ate Dang, paano ho yan pagkaganyan mo ba? Eh, yung sa mga doktor, may habol daw po ba tayo? Pwede nating
pwede nating wala na daw po kasi ginawa naman daw po nila yung paraan para daw po sa bata. So, bali, ano po yung pinaka naging diagnosis po niya? Bakit kailangan ilabas yung, bakit kailangan siya mag-colostomy? Kasi po hindi daw po kaya ng bata, mahina na yung resistensya niya. Nabuka na po yung tahi na ginagawa nila. Eh, kamusta na ho kayo ngayon, mami? Ito po kinakaya para po sa maliit naming anak. Kasi isang taon pa lang. Opo. Eh, si mister, kamusta naman po? Opo, kinakaya naman po kaya minsan iniisip pa rin kasi po napaka sakit po yun sa amin. Oo, panganay. Opo, unang-una namin pong anak. Oo. Eh, Ate Dang, may gusto ba kayong sabihin kay Akira? Naku, nasan ka man. Alam kong hindi mo pa gusto ka. So, kailangan mo nang nakipapagad kasi para hindi ka na mahirapan pa. Yun lang po. I think mas maganda na rin siguro yun na kinuha na lang siya. Kasi kung gano'n lang din naman ang sitwasyon, mukhang nahihirapan siya, mahihirapan din kayo. Yung damdamin nyo palang makikita nyo siyang ganun eh. Pero lumalaki po siya, ano po sanang gusto nyong ano po para gusto po nun mag-aral, marunong na po yun magbasa, mag-ano po, mag-sulat, mag-grade 1 na po sana yun. Oh. Eh, Ate Dang, may isa pa hong anak. Anong pangalan ng anak ninyo? Si Brianna po. Si? Si Brianna. Brianna. Andyan si Brianna para talagang bigyan nyo pa ng lubusang panahon ni Daddy. And I'm sure si Akira gustong makipaglaro rin sa kanyang anak. Ay, sa kanyang kapatid na si Brianna. Eh, pagigihan nyo ho ang pagiging magulang pa. At doon ho ibuhos kay Brianna pa. Correct. Salamat. Thank you, Dan. Thank you. Maraming salamat. Okay. So, meron na kayong 20,000. Pwede pa madagdagan yan dito sa huling tanong. For 30,000 pesos, ang tanong! Sino sa kanila ang expecting a new baby? A, EJ, or B, Lorraine? Kumbaga baka nawalan. Baka isipin nyo si AJ yung mga anak, ha? May asawa yan, siyempre. O baka expecting. Nawalan. Ito, may kapalit na. May kapalit. Okay. Bagong baby. Sino sa kanila? Sa tingin nyo. Bigyan namin kayo ng 10 seconds para sa inyong decision. Timer, go. Pinagbubulungan yun. Ito, expecting years, a new baby. 8 years na walang baby. Ngayon, tingnan ko galing nyo sa ibang tao. Yeah. Tignan nila yung chan na yun, Lorraine. Tsaka yung chan na AJ, parang malaki din. No? Hindi nga, lalaki. Yung misis niya, siyempre. Sino? Si EJ po. Kasi parang... Si EJ. Opo, EJ. Si AJ po. Si AJ, yeah. Si AJ daw. Ang expecting. Si AJ nga ba? A new baby. Ang tanong! EJ, saan ka naglilihi? Uy! Hindi yun ang tanong, friend. Ay, may lalaki din na naglilihi. Ako. Si EJ ba expecting a new baby? Ito pa ang 30,000. Thank you po. Well, EJ, expecting po ilang buwan na pong buntis ang inyong misis? Bali, mag-8 months na po. Ooh, 8 malapit months? Malapit na. Ayan. Ayay. Malapit na. You know. Pang ilang... Okay, babae, lalaki, EJ. Bali, kagahapon lang po kami nagpa, ano, ultrasound. Bali, ano yan, pang, lalaki, babae? Lalaki po. Lalaki. Wow. You know. Pang-ilan po yan? Pangatlo po yung baby na po namin ngayon. Pangatlo? Tapos? Pero pang-ilan, Kuya EJ, po yung nawala po ninyong yung, anak? Ano po? Pangalawa po. Ano pong nangyari kay... Ano po? Findings po kasi ng doktor, may diabetes po. Ilang Bali, taon? Ilang taon po? Edad po niya, ano? 1 year and 5 months po siya naman.
1 year and 5 months. Ano ang pangalan? Seiya po. Ito pong ano, yung babae. Ito po. Maliit po. Seiya. Seiya po. Paano po, Kuya EJ, like, simula bata pa lang siya, pinanganak po? Bali po, isang araw po, nagsuka lang po siya nung bandang hapon. Tapos po, pina-check up namin dun sa may parang clinic. Binigyan lang po kami ng ano, yung parang inumin niya para sa dehydration. Tapos po, kinagabihan, pinainom po namin siya. Tapos, kinagabihan, nagsuka ulit siya. Pumunta, sinugod po ulit namin sa ano, MCU. Tapos? Tapos po, ganun din po yung ano, yung... Binigay sa kanya. Opo. Tapos, yung nawala yung pagsusuka niya, inuwi po namin. Tapos? Pagdating po ng madaling araw, nagsuka po ulit siya. Sa bahay na po to. Opo. Tapos? Tapos po. Sinugod po ulit namin siya sa hospital. Tapos po, ano po yung tawag doon, madaling araw. Bandang, ano po, yung pagsugod na po namin sa ospital, parang nanghina na po siya kasi. Siyempre, nakailang beses na sumuka. Eh. Tapos po, ang tagal din po ng, i-assist ng mga nag-assist doon sa, sa hospital. Parang nanghina po siya. Kasi pag ma-medical daw po, bawal daw pa didiin yung bata. Kasi kukuha na ng parang dugo. Para sa mga fasting test. Fasting po yan, ganun po. Tapos po, madaling araw po yun, yung doktor, natagalan din po kasi. Ano po nangyari nung... Habang naghihintay po kayo ng doktor? Ano, dahil baby po kasi siya, tinurukan po siya ng ano, ng... Kuha na ng dugo, tapos hindi po siya makuha na kasi po, baby po, maliit po yung ano niya ugat sa ano, ugat, na doble-doble po. Tapos po, yung asawa ko po, siya yung bantay, nasugod na po bandang tanghali na sa ano. Napasok na siya sa room, bandang tanghali na. Tapos po, umuwi po kasi ako noon eh. Tinawagan po ako ng misis ko. Parang nag-seizure po yung anak ko. Pwede mong paulit from the top. Hindi, pero parang nag-seizure siya. Nag-seizure na. Nang hapon na po ito kasi tanghali po na ipasok sa kwarto. Opo. Pagkatapos po noon? Andun na po siya sa, ano, sa kwarto. Tapos sinama ko po yung isa kong pamangkin. Para may kasama yung asawa ko sa loob. Bali, ako po kasi, bawal po akong ano, pumasok. Bakit? Kasi, ano, yung isa lang po yung pwede. Kasi siya lang po yung swab, pinaswab test. Ah, kasi parang... Kailan ba nangyari? Kuya Iji? November 12 po. Last year po. November 12 of last year. Stricto pa nun sa mga ganyan. Opo. Swab-swab. Bali, ginawa ko po nun... Tumakas po ako. Inakit ko po yung anak ko para matignan ko. Tapos yung pag sabi ko ng Seiya, bigla po siyang gumalaw. Pero parang ano na po siya nun? Yung dead brain. Brain dead. Ganun. Brain dead? Paano naging ano? Diabetes? Opo, like... Ayun po yung di nga po namin alam. Yung lahat ng laboratory naman po niya, okay. Pero yung sa sugar niya, hindi naman din po namin alam na may diabetes yung anak namin. Bali, isang araw lang na ganun nangyari. Yun na po yun? Kung ayun ba, na po yun. Parang ang bilis po ng pangyayari. Ganun po. So, nung pagbalik niyo po sa ospital, Kuya EJ, kumbaga, yun na po yung last nyo na nakita yung anak po ninyo na gumalaw. Opo, tama ba? Opo. Tapos, paano po na-declare sa inyo ng mga doktor na wala na po talaga? Bali, tawag doon. Pumunta po ako sa taas, pinapunta na po ako ng doktor kasi ayaw po ako papasukin. Kasi wala nga po akong swab test. Bali, nag-walk na lang po ako kasi pinapasok ako. Bali, sinabi na pong coma na po yung anak ko. Na-coma na? Opo, na-coma na. Tapos maya-maya po,
Parang nire-revive na po siya. Pagkas ng coma, parang mga 10 minutes po, ano, ang bilis po ng pangyayari. So wala na? Opo. Paano po sinabi sa inyo na, syempre po, tinatry pa po yun, paano po sinabi sa inyo na, ito na nangyayari sa anak ko? Usually po, may time po yan, di ba po, pag ganyan? Opo. Paano po sinabi sa inyo ng doktor? Dapat po, nilipat po siya sa ano, tawag doon, malaking hospital. Kaso nga po, inabutan na po doon sa may ano. Doon na naabutan. Eh, sa may ano, hospital. So ano sabi ng doktor, ano raw ang kinumatay? Ayun nga po, parang ano, diabetes daw, diabetic. Nagkaroon ng komplikasyon, parang gano'n. Walang in-explain yung ano, yung hospital. Parang mata, sobrang, di po nakayanan yung ano, taas ng sugar ng ano. Kaya po ano, nag-seizure siya. Kaya doon po nangyayari, ano. Ang iisipin na lang po natin ay hindi na po nahirapan yung anak ninyo. Pero kamusta ka ngayon, Kuya EJ, lalo na't meron kang isang pang-anak at meron pa kayong ina-expect ngayon. Okay naman po. Bali yung kinamatay ng anak ko, November 12, yung asawa ko din, isisilang niya yung ano namin kasi cesarean po, November 12. Isasabay niyo na? Opo. Kumbaga yung pagkasilang, ayun na rin po yung... Doon din ba sa same hospital na yun? Ibang hospital naman po. Kumbaga... Habang buhay silang nasa puso ninyo, si... Oo, Sia. Sia, pero meron ng bagong kapalit na binigay sa inyo si Lord. Bagong so, angel. Pakatatag ka lang, Kuya EJ, lalo na para sa pamilya mo din. Tapos, Pet, kung pwede pong pakiulit po ulit nyo. Okay na, si Lorena. Mahirap. Lorena. Salamat, okay, Kuya EJ. Siyempre, ano pa yan, mabigat, wala yan sa bago pa lang, kahit last year yan. Fresh na fresh yan. Salamat. Salamat, Kuya EJ. Kung pwede lang naman. Labi naman natin yung kwento ni Lorraine. Ate Lorraine. Kayo po ang asawa ni EJ. Hindi siya. Hindi kasi kung siya ipapaano ko, i-explain ko lang. Hindi. Ate, ilan taon po kayo, Ate Lorraine? 16 po. 16 years old ka? Opo. Wait, tas... 16 years old ka ngayon? Opo. Tas meron kang anak na nawala? Opo. Ilang taon ka noon? Ano, buntis po ako noon, 15 years old. Last year lang? Apo. Ano nangyari? Paano nangyari sa baby mo? Ano po, nagka bacterial meningitis po. Meningitis? Sa utak, apo. Sa utak. Ilang taon siya nung, ano, ilang taon siya nung, ilang months? Months lang? Oo. 11 months po. Ano, 11 months? Anong name? Juliana May po. Juliana May. Apo. Paano yun? Wait lang, saan daw? Oo nga. Paano nagmula? Kumbaga, anong yun, nagsusuka? Nun. Ito, anong pinagmulan? Ano lang po siya, nag-convulsion lang. Nag-convulsion? Minuminuto po siyang kinukumbulsion. Tapos sinugod na po namin sa ospital. Tapos mga ilang araw po, sabi po nung doktor, lalagyan daw po ng tubo. Tapos iyak na po ako ng iyak nun kasi ayoko po palagyan. Tapos hanggang sa sabi po nung doktor, kailangan na daw po talaga yon kasi pag hindi daw po kami pumayag na lagyan, alis na daw po kami sa ospital. Kaya pumayag po yung asawa ko. Tapos? Nung nilagyan siya ng tubo, ilang para araw. Para saan muna yung tubo? Para daw po, ano, matulungan po siyang makahinga po. Kasi hirap na po siyang huminga. Tapos, edi ayaw mo patubuhan pero pumayag ka. Ilang days yung hindi po ako kasi pinapapasok sa loob. Bali, yung papa niya lang po kasama niya. Kumbaga, since pandemic din yan, nangyari. So, paano? Nung nalagyan siya ng tubo, ilang araw pa ang inano niya? Tinagal na po. Minuto lang po. Ha? Paano yun? Ang bata-bata mo pa. Paano una-handle yung ganyang kabigat na sitwasyon? Ano po? Minsan po, ano... Natutulala na lang ako, tapos parang mababaliw na po ako. Pero kinakaya ko na lang po. Ilan ba ang anak mo? Isa lang ba? Opo, isa lang. Isa pa lang yun. Kaya mo yan. Ayan, sabi nga ni Mama Alan kangina, mga pagsubok lang yun. Anong gusto mo sabihin kay baby mo? Juliana, kung nasan ka man, gabayan mo kami palagi. Mahal na mahal kita. Sorry kung walang nagawa si Mama. Kasi hindi ako pinapapasok sa loob ng hospital. Kasi nga bata pa po ako, kaya hindi po ako pinapapasok. Kumbaga minor pa kasi.
ano? Eh, kumusta kayo ng ano, asawa mo? Oo, okay lang naman po. Bali, ina-enjoy na lang po namin para hindi po kami gaano maalala po ulit yung mga nangyari. Oo. Ayun lang po. Well, yun nga. Pero bata pa naman si Lorraine. May, sigurado may kapalit pa yan. Oo. Yan lang ipagdadasal mo. Tandaan mo rin na wala kang kasalanan sa lahat ng nangyari. Ginawa mo ang lahat bilang ina. Salamat. Pakatatag ka lang, Lorraine, kayo ng asawa mo, ha? Thank you. Maraming salamat, Lorraine. And congratulations sa ating mag-asawa, si Mike at si Maan. Panalo kayo ng 50,000 pesos. Okay, nakikiramay po kami sa mga bisita natin sa sinapit nila. At, hindi madali ang inyong pinagdadaanan. Ganun pa man, sana ay maging matatag kayo. Siguraduhin nakabantay ang inyong siguradong nakabantay ang inyong mga angels para bigyan kayo ng lakas ang loob na ipagpatuloy ang buhay.